Magandang araw pong muli mga boss. Ang problema po nito mga boss ay bigla lang pong nawala yung hatak niya. Kahit na ilagay mo siya sa first gear o i-reverse mo, hindi na po siya makahatak. Umuugong na lang ang maririnig mo. Ibig sabihin, sliding clutch na ito. Sa pagtanggal po ng pressure plate, gamit ka po dyan ang socket wrench na number 12. Meron niyang 6 na bolt. Alisin mo lang po yon at matatanggal mo na itong pressure plate niya. Pag natanggal mo na yung 6 na bolt, gamit ka ng flat screw. Sikwatin mo sa gilid itong pressure plate para umangat at matanggal mo. Ayan, tanggal na po siya. Oh. Kung napansin nyo, yung pilot bearing niya kusa nang nalaglag. Itinesting ko lang, akala ko lumuwag na yung butas eh. Hindi naman pala, nabunot lang talaga yung pilot bearing niya. Ito yun. Ayan, ayan po yung pilot bearing na nalaglag ng kusa. Ito naman yung clutch lining niya. Kung makikita nyo, wala na talaga. Pudpud na. Pati yung pressure plate, tumama na yung rivet ng lining. Yan po nangyari dyan mga boss oh. Ang tanong, bakit biglaan yung pangyayari? Ang sabi po ng driver, bigla na lang daw yung clutch pedal niya, hindi na bumalik. Kaya titignan ko ngayon dyan itong release bearing niya. Kasi sa fork yun pag hindi na bumalik. Kasi itutulak ng push rod itong fork. At kung napansin nyo, ayaw nga gumalaw nitong release bearing niya. Nag-stack up po. Kaya pala yung kwento ng driver, yung clutch pedal niya, nung tinapakan niya, hindi na daw bumalik. At ito ang release bearing niya, masikip po kapag itutulak mo siya. At makikita mo naman talaga sa lining na nag-violate talaga siya, di ba? Talagang nasunog po eh. Dahil nga po yan sa pagkakatukod nitong release bearing. Sa pagtanggal ng release bearing, meron yan dalawang clip spring. Kabilaan yan, ayan, babat taas pag nandiyan, pag ganyan ang position. Alisin nyo lang po yan. Tapos hilahin nyo na itong release bearing niya. Ang problema, ayan nga, masikip po siya. Ayan. Nakakita nyo talaga masikip siya mga boss. Kaya gagawin ko dyan, pihit-pihiting ko. Tapos tulak-tulak. Para matanggal ko siya, ayan. Ganun lang, oh, tanggal na siya. Kung tutuusin, may konti pa siyang grasa eh, sa loob eh. Kaya lang, sa ganitong pangyayari, wala naman po tayong masisisi dito dahil nakita nyo naman talagang sa bearing yung pinanggalingan, nag-stuck siya. Kaya ang pinaka-the best niyan, bago ilagay itong bagong release bearing, siguraduhin natin malinis itong bell housing niya. Ayan, yung nililinis ko, ayan po yung transmission na eh. Nilipat ko na po siya ng posisyon para malinis ko siyang maigi. Sa paglinis yan mga boss, madali lang naman, gamit ka lang ng brush o kaya kung anong available na pwede mong gamitin para matanggal mo lahat ng mga dumi niyan sa loob ng bell housing. Kung meron siyang grasa-grasa, kailangan matanggal mo po yun. Tapos lahat ng mga sumiksik na dumi na natanggal sa clutch lining mo, kailangan matanggal mo siya lahat. At kung makikita nyo, kaya ganyan ang kulay niyan, gasolina po yan mga boss, pinahiran ko siya para matanggal yung lagkit ng bell housing dahil sa grasa. Ayan, kinskuskus ng gasolina. Tapos gagamit ako dyan ng malinis na basahan. Importante kasi pag nilagay mo yung bagong release bearing, malinis po yan at hanggat maaari, walang dumi na pwedeng kumapit sa release bearing. Kasi yung release bearing, lalagyan mo po ng grasa yun. Pwedeng kumapit yung dumi sa grasa at yung release bearing naman, mahihirapan na namang mag-atras sa bante. At para sigurado ko, niliha ko pa po ng pinong lihay yung main drive niya. Padaanan nyo lang para makinis po yung daraanan ng release bearing at malambot siya pag tinapakan mo yung clutch pedal mo. At pag okay na, punasan mo ng malinis na basahan mga boss ha. Itry natin itong bagong release bearing. Tingnan nyo, oh, wala pang grasa yan ha. Oh, yan. Dapat ganyan sa kalambot. Pag inano, hindi dapat lumalaban. Oh, dumudulas lang po dapat yung release bearing dyan. Dito naman po sa fork, kung nakikita nyo po yung tinuturo ko, dyan nyo ipapasok itong pivot bolt. Ikakalawit nyo lang po yan tapos maglalak na po siya. Ayan yung tinuturo ko, pivot bolt yan. Ikakalawit nyo yan dito. Yan, just tinuro ko ngayon. Isubok na lang natin para makita nyo kung paano. Ipasok nyo itong dulo ng fork dito sa dust cover niya. Tapos hilahin nyo. Tsaka nyo ngayon ikalawit dito sa pivot bolt niya. Yan, okay na. Ganun lang mga boss. Oo, di ba? Pasok na siya. Uulitin ko mga boss ha. Hilahin nyo. O, tapos pag nahihila nyo, i-abante nyo lang ulit. Pero pag inabante nyo, itapat nyo sa pivot bolt para kumalawit at mag-lock. O, hindi nyo sa mga mahihila. O, di ba? Nag-lock na siya eh. Ganun lang mga boss. Sana naintindihan nyo po yung paliwanag ko at pagkulang, pasensya na po. Ipakita ko naman po sa inyo ngayon itong pagkabit ng release bearing dito sa fork niya. Nakita nyo mga boss, mayroong butas itong fork niya at itong release bearing. Tig-isa sila. Diyan nyo isushoot itong spring clip niya. Yan, para mag-lock. Ayan lang po. Dito naman sa kabila, ganun din.
ishoot nyo lang yung spring clip at paglalak na po yan. Siguraduhin nyo lang mga boss na ishoot nyo maigay yung spring clip. Ayan o, oh, nakita nyo, sinisigurado ko na hindi siya mabubunot. Kasi magdadalawang beses kayo ng baba. Pag nagkamali po kayo sa pagtabit ng spring clip, lagyan nyo ng grasa sa loob. Meron po yan lagayan ng grasa sa loob. Ayan, kung mapapansin nyo, meron pong gatlayan sa gitna eh. Lalagyan nyo yan ng grasa, pero hanggat maaari, dagdagan nyo na rin. Tapos itong main drive nya, punasan nyo rin siya ng grasa. Para pangilagay nyo yung release bearing, maganda po yung slide nya. Ganun lang mga boss. At pwede mo nang ilagay itong fork. Ishoot mo siya sa dust cover nya. Ayun yung rubber. Ayan, abangan mo ng kamay mo sa kabila, ano? Ayan, para may ishoot mo siya maigi. Or kung na-ishoot mo naman na, pasok mo na itong release bearing. Ngayon, pag naipasok mo siya, yung isang kamay mo, yung kaliwang kamay mo, nakahawak ka sa release bearing, tapos dahan-dahan mong hilahin pa atras itong fork, tsaka mo ikalawit sa pivot bolt, tsaka mo itulak pa abante. Yun, di ba? Nakita nyo, mabante. Ganun lang, mga boss, perfect yun. Okay na yan. Di ba? O, di ba? Naglalaro na, ang ganda na laro niya, lambot. O, nakalak yan, hilahin ko. Di ba? Ganun lang, mga boss. Kung hindi nyo mapansin maigi yung sa video, isum nyo. O kaya sa TV nyo panoorin. Pag di pa rin, sasinihan na. Joke yun. Tapos ito namang excess na grasa, tanggalin nyo po para hindi po siya kumalat dyan sa loob ng transmission nyo. Muli po mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana po meron po kayo nakuhang idea at huwag yun naman po sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Muli po, maraming salamat po ulit.